welcome back to Heartjem Vlogs. Pasensya na kayo guys kung ngayon lang tayo nakapag-video ulit. Medyo marami lang po tayong ganap nitong mga nakalaang araw. For today's video po, magre-review po tayo ng iPhone 11. Guys, please stay tuned until the end of the video para malaman niyo po kung bakit worth it bilhin tong iPhone 11. iPhone 11 comes with different nice colors. I choose color white. Ang gusto ko dito yung frame made of aluminum. At ang back and front niya is made of gorilla glass na masasabi mong matibay at magagamit pang matagalan. Ang daming magandang features nitong iPhone 11 na na-discover ko while amazing it. At napaka-useful lalo na for vlogging. Kaya naman hanggang ngayong 2021, top selling pa rin. Ang pinaka-nagustuhan kong feature nitong iPhone 11 yung camera niya. Kasi sobrang linaw, sobrang ganda. Impressive yung video quality niya. Ito po yung gamit ko for vlogging. Nung nakita ng unang hirit GMA7 ang vlog ko, ang unang kinomplement nila yung video quality. Ang ganda daw at ang linaw. Meron po siyang night mode na kahit gabi o madilim, napakalinaw pa rin ng camera nito. Apple claims na ang iPhone 11 and 11 Pro ay the best video on a smartphone. Guys, hindi po pala ako basta-basta nagpapalit ng cellphone kung hindi naman kailangan. Bali, pinalitan ko lang pong iPhone 6S Plus kasi nagkaroon ng problema yung battery niya. Ang nangyari, nung nagpalit ako ng battery, naapektuhan yung home button niya na hindi na siya mapindot. Kaya wala akong choice kundi mag-upgrade. And good thing kasi yung in-upgrade kong cellphone ay nagamit ko for vlogging. From iPhone 6S Plus to iPhone 11. I got this iPhone 6S Plus 2016 and iPhone 11 this year. iPhone 11 is water resistant. Isa ito sa amazing feature niya. Kahit mabasa ng ulan or mahulog ito sa toilet or sink na may water. This device can survive 2 meters of water in 30 minutes. iPhone 11 is a good investment. Guys, papakita ko po sa inyo yung short video clip ng pag-unboxing ko nito. That time, hindi pa po ako nagba-vlog, so pasensya na kayo sa quality ng video. Got my iPhone 11. Dream phone. Balita ka ganito sa super. Okay, thank you Lord. Thank you. Sobrang excited ako habang nag-o-open ito. Video ko po ito for remembrance lang. Hindi ko pa naiisip pag-vlog nun. I love it! After 5 years, ngayon na lang po ulit nagkaroon ng new phone. Ito yung lightning earphones. And yung lightning cable. At ito naman yung USB power adapter. And the most satisfying part. May batang maliit. Maso ganito po. Ito na charge? Ah, okay. Mag-open na siya. So guys, ito yung box niya. Bali yung headset nito guys. Ganitong klase. Ayan, din yung klase. Ayan. So, kung saan nyo siya sinacharge, dun din yung headset niya. So, hindi nyo magagamit to while charging kasi isa lang yung saksakan. And maganda dito, hindi ito mahihiram ng mga Android user. Ito yung SIM card ejector. And meron siyang sticker. Masama. So, iPhone 11 white, 64GB. Guys, yung first thing to do pagkabili niyo po ng iPhone 11 ay lagyan po siya ng screen protector. Ako nilagyan ko front and back para siguradong
safe na at hindi magasgasan. And casing, para kahit na bumagsak siya, safe na safe pa rin ang ating cellphone. Guys, ito nga palang iPhone 11 ang pinakamura sa 11 series. Kung iko-compare nyo po mga features nila, konti lang naman ang diferensya, pero yung presyo, sobrang laki po. Kung practicality ang pag-uusapan, dito na lang po kayo sa iPhone 11. Ang isa pa na pinaka-nagustuhan ko sa features niya, itong notes. Kasi makakalimutin ako. So, madalas ko talaga itong nagagamit. Guys, ang maganda dito, pwede kang mag-scan, mag-attach ng file or photo. Meron din siyang search para mas madali mong mahanap yung mga files. Very useful po sa akin ang feature na ito. Ang ganda kasi pwede tayong maglagay ng title, heading, or baguhin yung font size niya. Pwede. Para siyang MS Word sa phone. Meron din tong photo editing. Example, nag-picture ka. Ma-edit mo na siya mismo. Pwede mo na agad ma-adjust yung contrast, brightness, saturation. Hindi mo na kailangan gumamit pa ng ibang editing app. Isa pang gusto ko dito yung screen recording. Magagamit po natin to, for example, sa tutorial. Napaka-useful po nito. Lalo na kung meron tayong pinapaliwanag na hindi niya magets. Screen record nyo lang, then send. Kung notification naman, swipe down lang ng ganito. Ang isa pang na-improve sa Apple before 3D touch, ngayon may haptic touch na siya. Kung nanonood naman kayo ng Netflix, at may nag-send ng message, pwede rin kayong agad-agad mag-reply while watching. Sa gaming performance naman, ang ganda din nito. Pinagamit ko sa anak ko at ang nilalaro niya ay Call of Duty. Meron siyang high graphics for games and faster FPS. Nice yung audio niya, talagang nag-i-enjoy ang anak ko. Guys, thank you for watching. I hope you found useful tips and ideas I shared with you today. If you have questions and suggestions, just comment down below. And please, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Till the next vlog, stay safe everyone. God bless us all. Bye!